話した。Good morning, everyone. Welcome to my vlog. It's me again, Joseph, ang inyong one and only iBag Queen. So for today, ire-repot ko na itong mga cactus na aking mga inner dry ng mga nakakaraapang linggo. Ang tagal-tagal na siyang naka-air dry, so ngayon ko pa lang siya ire-repot. So okay pa naman sila. Look at that. Buhay pa rin naman sila. So, ire-repot ko na siya. Yung araw na to. At kasama itong succulents. This video din nga pala ay bibigyan ko kayo ng mga ilan tip ang mga madaling alagaan ng succulents na lalo-lalo na sa mga nagpapangabaguhan na nag-aalaga ng halaman na succulents. So, una dyan ay ang rose garbage. Isa yan sa pinakamadaling alagaan, ang rose garbage. Pangalawa ay black queens. Ang black queens ay isa sa mga madaling alagaan. Yung mga yan. Choco moonstone. Madali din alagaan yan. Ano pa ba? Mother of Million. And then, Mother of Thousands. Yan, madadaling mga alagaan yung mga yan. Bakit ba madadali silang alagaan? Sila, kasi sila yung mga common succulents na inaalagaan ng mga baguhan. Kasi common, madali talaga silang mabuhay. So, kung gusto nyo magkaroon ng mga succulents, na lalo mga bago-baguhan pa kayo, ganyan lang yung unang yung mga bibilhin ng mga succulents. Huwag muna kayong bumili ng mga Korean or kaya naman ay mga variegated, ay mga uncommon, kasi baka mamaya sa place ninyo hindi kayo nung succulents. Kasi may mga may mga succulents na mahirap din alagaan, syempre. Tapos, depende pa sa location niyo. Kasi baka mamaya, sobrang init or sobrang lamig naman sa location niyo, hindi kaya ng halaman. So, may mga taglay din naman yung mga yan. Ang isa pa is campfire. Madali din alagaan yan. Campfire. Pero pinakamadali talaga kung gusto niyo talaga is Mother of Million at saka Mother of Thousand. Sobrang pakadaling alagaan guys. Sobrang bilis nilang alagaan. Hindi kayo mahihirapang alagaan siya. Sobrang bilis. Madali niyo mapapadami. Ang Mother of Million and Mother of Thousand. Pakabilis ng padamihin niyo. Sobrang bilis lang. As in. O nga pala guys, ito nga palang aking gagawin ngayon na pag-repot for cactus ay pagsasama-samahin ko na lang muna siya sa isang paso. So wala pa akong isang paso na pwede ko pang pag-anahan. Pero ito, pagsasama-samahin ko lang muna siya dito. Okay lang naman yun guys, pagsasama-samahin mo lang siya. Wala namang problema. Mas okay nga yun eh. At least gagawa tayo na. Sa mga cactus naman, wala akong alam masyado sa cactus. Kasi hindi naman talaga ako cactus lover. Pero okay lang din sa akin na gusto ko rin mag-alaga ng cactus. Kasi ang gaganda ng mga bulaklak ng cactus. Actually kapag may mga live selling, para pas mga cactus, parang gusto ko na mag-mine. Pero kasi ang gaganda talaga ng bulaklak, promise guys. Ang gaganda ng bulaklak ng cactus. Gaganda ng bulaklak. Tsaka hindi sila mahirap alagaan ang mga cactus. Kasi, hindi rin sila masyadong ma-water. Ayan. Hindi sila masyadong ma-water talaga. Kaya madali lang din siyang alagaan.
kung gusto niyo mag-alaga ng cactus. Aray, ay. Yung nga lang, matinik. Ouch. Diba? Pero okay lang. Lalo na yung mga ano, cactus na malalaki. Ang cute nilang tingnan. Ang ganda na nila, sobrang ganda na nilang tingnan talaga. Parang at nakaka-attract na yung kanilang ganda. Kapatid pa kapag ano, di ba, nang mulaklak po. Ganyan-ganyan lang tayo. Ganyan-ganyan lang yung gagawin natin sa cactus natin. Eh. Saka na ako, kasi ako na sila ire-repat ulit. Pag, ang dami na akong paso. Baka meron pong may gusto magbigay ng paso dyan, tagal ko na silang inirepat pero until now buhay na buhay pa rin sila. Baka may gusto po, ay o tingnan nyo to, o may ugat na, o look, may ugat na siya. Kita nyo, may ugat na. Oh, di ba? May ugat na. Ah. Aray, sakit. Sakit ah. So, ayan guys. Let's see. Tingnan nyo lang natin mamaya kung anong mangyayari sa aking repat na. Aray, sakit. So, guys. Natapos na rin ako maglipat ng sock ng aking cactus. So, pinag-isa ko na lang sila, guys. Pinag-isang lagayan ko na lang sila. So, sana mag-umis sila at lumayo sila. So, yan lang, guys. Tsaka nga pala, guys, yung sabi ko nga sa inyo, bibigyan ko kayo ng tip pa. So, ang isa sa mga maganda rin alagaan na mga madaling alagaan, lalo-lalo na sa mga bago, ay ang Red Ibis. Isa rin yan sa madaling alagaan. Red Ibis. Actually, ang jelly bean, madali lang din naman alagaan yun. Eh. Pero, depende na lang din siguro kung paano yun siya, paano yung care tip na ibibigay. So, sa mga susunod na vlog, baka bigyan ko kayo kung paano yung mga care tip ng bawat isa para hindi kayo mahirapan mabuhay sila. So, gusto ko nga pala bago ang lahat ay gusto ko lang i-flex din ang bagong bili kong halaman kahapon sa mall. Ayan. So, sa isang paso ay tatlong klase na siya. Ito ata ay variegated kiwi, banana, at saka nakalimutan ko yung name ng isang ito. Nalagay ko na lang dito kung ano yung name niya kapag ano, sa screen. Ayan. So ayan, for 30 pesos sa mall kahapon, pumunta ulit kami. Ayan, nakabili na naman ako. Alam niyo naman ako, sa Marita lang tayo. Tapos, nakita na ako kasi tatlo na siya. Tatlong klase na siya sa isang paso. And then, ang bait ng ate kasi binigyan niya ako ng mga tanggal na dahon. See? Ayan, hold it up lang. Mga tanggal na dahon. So, naipon niya daw. Ang ginawa niya, binigyan niya sa akin kahapon. Sabi niya, ayan, may mga jade, banana, jelly bean, ano ba tawag dito? Ghost plant, tapos may gento, I'm not sure kung ano yung name nito, pero sana magkaroon ako niyan. So ayan guys, saka ito na nabili ko hapon. And then, gusto ko lang din ano sa inyo ay mag-unbox ako ng binili namin magkakaibigan. Ayan, may binili kami ng magkakaibigan doon sa isang kakilala din namin. So titingnan ko kung ano to, yung alam ko bracelet to na binili namin. So, ayan. Look, nabuksan ko siya. Ayy!
Ang gondo. Oh, look. Ayan, diba? So, may letter pa. Basahin ko. Thank you for supporting my small business. Your order made our day. We hope that this makes yours. Ayan. We will love a tag if you share a snap on your social media. Please visit me and follow my official Instagram account at sis at underscore story IG. So, ayan. Guys, ilalagay ko na lang dito yung kanyang ano. So, eto siya, guys. Ito talaga yung in-order namin. O, diba? Thank you. O, diba? May nakalipan ko. At may name ko pa talaga. O, Joseph. Hindi talaga siya mawawala. So, tingnan natin. Oh my gosh, oh, gumi ko. Let's see. Oh, yung galing, yung ganda. Look at that. This one, oh, diba? Kalma. So guys, ito, oh, ano lang siya, worth 100 pesos. Handmade pa siya, gawang kamay talaga. So, ayan. Ngayon nyo, oh. See? Then, yung pagkakasulat. Tapos, ayan. Tapos, pwedeng kayo yung mamili ng color kung anong gustong color ninyo. Ako kasi itong pinili ko. Brown and red. Yan yung pinili kong kulay. So, tapos, nakakatuwa kasi may previs pa siya. Oh, ito yung previs niya. Oh, diba? Handmade din siya. Gawa din niya lang din. So guys, kung gusto niyo umorder ng ganito, pwede rin siyang ano guys, alam niyo pwede rin siyang ipang-tag sa mga halaman. Ayan, no, pwede niyo siyang, pwede kayo mag-request sa kanya na itag niyo siya. Actually, it's a bracelet, pero pwede rin pala siyang ipang-tag sa halaman. Lagay niyo sa ganito. Ayan, tapos yung name ng halaman yung gusto niyo ilagay. So, ayan, katulad dito, kaluma. So, sa halaman, kung gusto niyo naman ilagay ay kunyari ay rose garbage, black prince, ganyan. So, pwede kayong umorder sa kanya. So, yung Instagram ay yung kanya. Actually, meron siyang Shopee. Nakalagay din dito. Ang Shopee store niya ay Sis Store. Tapos, ang FB page niya ay Sis Store. And, ang IG naman niya ay Sis Store. Ay, Sis underscore store storage. Yeah. So, ayan guys. Ano ko na lang. Ilalagay ko na lang dito sa screen. Sulat ko na lang din sa screen kung ano yung mga social media account niya. So, pwede kayong umorder sa kanya. O kung saan nyo guys, umorder na kayo. Promise, hindi kayo magsisisi. Ang ganda niya guys. So, kung gusto niyo ng sa bracelet, puntas, ano pa ba? Ito nga, panlagay sa mga halaman nyo, name tag sa mga halaman ninyo. Ito lang guys, bili na kayo sa kanya. So, dito lang siya, located at Naik, Cavite. Pero meron nga siyang Shopee. So, yung Shopee niya ay Sis Store. So, pwede kayong mag-ano sa kanya, mag-contact sa kanya. So, bili na kayo guys, magpagawa na kayo. Ayan guys, oh guys. Look, oh, ang ganda, diba? Handmade talaga siya, gawang kamay talaga siya. Hindi siya yung gawang ano. Tapos parang alam ko nag-aano na rin siya ngayon, nagagawa na rin siya, nagagachillo na rin siya ng mga effects. So, meron din siya doon. So, makikita niyo lang siya doon sa kanyang social media account, sa FB, sa IG, at saka sa Shopee. So, please order na kayo guys and supportahan niyo po siya ang aming kaibigan. So guys, dito ko natatapusin ang ating vlog for today. Sana may napulot kayong aral or... So, pasensya na kung hindi masyado maliwan or hindi masyado malino yung mga tips. So, sa next vlog ko na lang aayusin talaga. Bigla ang vlog lang talaga ito. Kasi nga, ang tawag dito, nag-repat lang talaga ako ng mga cactus. Kasi magto 2 weeks na siya na nakarepat. So, ay, naka-air dry. So, kailangan na siya talagang itanim. So, ayan. So, ayan. Gusto ko lang din i-flex ng bagong bili. Siyempre, at saka itong in-order namin na bracelet. So, ayan guys. So, dito ko natatapusin guys. Thank you so much for watching. And don't forget, subscribe, like, share, and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking video. Thank you!